Aabot sa 15.8 trilyon pesos ang kabuang utang ng Pilipinas sa pagtatapos ng taong 2024. Ito ang inihayag ni National Treasurer Rosalia de Leon sa kanyang pagharap sa Senate Finance Committee para talakayin ang panukalang national budget. Dahil dito, agad naghayag ng pagkabahala si Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III, lalo't di paan niya matiyak kung hanggang kailan magbabayad ng utang ang mga Pilipino. Para po maintindihan ko at lahat ng nakikinig sa atin, how come Filipinos should not worry about their ballooning debt? Na ballooning na rin yung principal and debt payments, and yet ballooning pa rin si total amount to be paid. Giit naman ni De Leon, walang dapat ikabahala ang publiko, lalo't halos kapareho lamang anya ang debt record ng Pilipinas kumpara sa ibang bansa sa Asia, partikular Malaysia, Thailand at Singapore. Paliwanag naman ni Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan, kinakailangang mangutang o gumawa ng iba pang hakbang para mapabuti ang estado ng ekonomiya ng bansa. So the country, like, just like us, has so much development needs, infrastructure lang, but if you want to grow, we have to access external internal resources if you want to grow fast. We can grow at the rate without borrowing, but we will be content with 1%, 2%, 3% growth. Is that the growth we want? Yung pong ating debt profile, meaning to say po, ano ba yung structure ng ating debt? So we will say na it is very resilient. Why? First of all, yung pong ating mga maturity profile, around 70% of our debt, peso denominated. So wala po tayong mga volatilities so much in terms of the external mga headwinds that would affect our debt service. Our credit rating agencies, in fact, the Fitch po, they even upgraded the outlook on the Philippines from negative to stable. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.